Samantala, dumagsa ang libo-libong debotong Katoliko sa mga simbahan para magpalagay ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday. At isang online retreat page naman ang ilulunsad ng CBCP kung saan maaaring mabasa ang ilang Lenten blog para sa paggunita ng Kwaresma. Saksi si Susan Enriquez. Higit sa karaniwang kapal ng tao tuwing araw ng baklaran ang nasaksihan, madaling araw pa lang sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baklaran Church. Dagsa kasi ang mga nagpapahid ng abo sa noo dahil Ash Wednesday, ang hudyat ng simula ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda para sa paggunita sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng poong Hesukristo. Ang abo mula sa mga sinunog na palaspas noong nakaraang Pasko ng pagkabuhay. Itong panahon ng Kwaresma ngayon, aking nabanggit na panahon ng biyaya ng Diyos. Sana ating samantalahin ang panahon na ito na tayo'y makabalik loob sa Kanya. Para sa mga Katoliko, mahalaga ang Ash Wednesday sa paghahanda para sa mga gagawing pagtika, kasama dyan ang pagsisisi sa mga kasalanan, pati na ang pag-aayuno o fasting. Lola, bakit po kayo nagpapalagyan ng abo ngayon? Para maalala natin yung pagsasakripisyo ni Jesus para sa ating sangkatauhan. Yung naging kaugalian na ginugunita natin yung darating na Semana Santa. Ayon sa CBCP, iikot sa temang pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal na may kaakibat na mabuting gawa ang paggunita ng Kwaresma ngayong taon. Kaugnay nito ay muling ilulunsad ng CBCP ang kanilang online retreat page sa mga susunod na araw. Bahagi ng dati ng online visita iglesia website ng CBCP. Bukod sa mga mababasang Lenten vlogs, mapapakinggan din dito ang ilang reflection podcast. Paalala lang ng CBCP, ang online retreat maging a visita iglesia ay para lamang sa mga may sakit at mga OFW. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.